What's up everyone? So ngayon, dumating na yung isang package na hinihintay natin from Data Bleeds, which is yung Razer na promo nila. So meron silang discounted na mic and webcam. Currently kasi nasira yung webcam ko, so papalitan ko na siya. So pakita ko muna kung ano yung itsura ng webcam ko ngayon siya. Ayan. Okay. So yun, hindi na siya gumagana. Medyo kailangan mong alug-alugin para lang mag-function siya. And then unfortunately, these past few days, ayun, bumigay na talaga siya. Hindi na talaga siya gumagana. So yun, buti na lang dumating na agad tong package from Data Bleeds. Since wala naman akong magawang content, limited na naman yung pagbabikes. And then di rin ako makapag-workout usually since medyo marami yung workload ko, especially pagka January kasi maraming nag-workout pag January for their New Year's resolution. Kaya I decided to upgrade my equipment. So currently yung gamit kong mic is yung BM800. So super budget na mic. Then gamit ko siya for almost 3 years or yeah, starting nung pandemic pala yun. So medyo matagal, still functioning well. Pero yun, since meron ako nakitang promo ng Razer, which is my favorite brand. So kung pansin nyo, naka Viper Ultimate na ako. Then yung keyboard ko is yung Huntsman. Tick na ako dun sa current na brand ko. Now, may promo yung Data Bleeds na... Okay, so yung Razer Kiyo, yung webcam nila is $4,450 yung individual price niya. Then for the mic, it's $4,795 dun sa Razer Seiren X. So ngayon, may promo sila na pag in-avail mo yung dalawa, it's going to be $6,600 if I remember correctly. Pero yun yung promo nila. Medyo natagalan lang usually kasi pagka umu-order ako sa Data Bleeds, within 24 hours nandito na. Pero ngayon, medyo natagalan eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nagkakaubusan na ng stock. O, ayan na siya. Unbox na natin. Pakita ko lang kung ano yung laman nung per box. Pakita ko rin kung ano ba yung magiging itsura dito sa PC natin. Alright. Okay, so yan na yung box natin. Hopefully, kita siya na maayos. Ayan, so unbox na natin siya. So yung ano natin, Data Bleeds. Tapos yung order number. Then, yung mahiwaga kong nail cutter for the unboxing. Tanggalin muna natin yung order number kasi for warranty, kailangan din nila to eh. Actually, yung unang video na ginawa ko or yung content na ginawa ko is yung dun sa ano natin, sa speakers. Meron akong in-order na speaker pero unfortunately, hindi siya gumagana. Kaya, binalik ko siya sa Data Bleeds. I think kung mapapadalas yung pag-unbox natin, kailangan kong bumili ng mas proper knife for the unboxing. There you go. Okay. So, ito. Yan. Ito yung resibo niya. So, importante na itago yan kasi naka 1-year warranty rin yung ano natin. Razer products or anything na within Data Bleeds ata. Alright. So, start tayo with the Razer Kiyo since ito talaga yung ano ko eh. Yung kailangan ko since nasira na yung webcam. Then, ito naman since promo siya. So, I decided na bilhin na to. So, yan. Dito muna tayo. Yan. So, mamaya ka na. Okay. So, nakasulat dito is 720p na 60fps. Pero, pwede rin siyang mag 1080 ng 30 frames per second. Yun yung alam kong new update for this certain webcam eh. Okay. Tapos, yun. Meron na rin siyang ring light. Pero, meron naman na akong gamit na ring light. So, extra na lang siya. Siguro, hindi ko na nga siya i-open eh. Then, plug and play daw. So, yun. Okay. So, ano muna natin? Check natin. Okay, so tama. So sa ilalim yung ano niya. Ayan. And that's it. Yun. Yun.
user manual na hindi naman natin masyadong binabasa unless may problema sa item. Then, masyadong malaki ah. Medyo malaki siya compared dun sa other. Ayan siya. So, yung adjustable siya within the camera itself. So, hindi na kailangan nung Razer Synapse or yung Razer Central na program sa PC para lang ma-adjust yung ilaw. Pwede nyo na siya gawin dito sa mismong camera. Medyo malaki siya compared dun sa other USB cameras. So, USB Type A. Then, let's see if meron pa bang item dun sa box. Okay, yung ano lang. Serial number. And wala na. Tatanggalin na natin ito. So, yun yung Razer Kiyo. Medyo solid yung ano niya, may weighted. Tapos yun, meron na pala siyang tripod screw. Tapos, ayun, yung pag-tilt niya is, ano lang, dito lang. So, pagka medyo malaki yung bezel nung monitor natin, so hindi siya magiging problem. Pero, pagka yung ganito na medyo maliit lang yung bezel natin, so ayan, so matatakpan niya yung, ayan, so matatakpan niya tong part na to. So, kita ata yung ano ko sa labas, yung sinampay. Okay, so yun, medyo kita yung bezel niya sa loob. Noticeable yung ano natin, yung bezel. So, mas okay siya siguro kung nandito or meron kayong designated na tripod for the camera itself. Yan. Okay, so that's the Razer Kiyo broadcasting camera with illumination. So, yun pala, with illumination kasi nga may ring light na siya. Later on, tsaka ko itetest yung product natin. Hopefully, wala nang sira. Unlike yung Red Dragon na speaker kasi may sira siya eh. Kaya yun. Okay, so let's proceed with the next product which is yung Razer Seiren X natin. So, medyo matagal ko na tong ano eh. Inaabangan nung nag-stream pa ako. So, ngayon, hindi na ako nag-stream pero kailangan ko pa rin siya sa work. Hopefully, mas okay siya. Then, bumibigay na rin kasi yung boom arm nung ano ko, DM800. So, mas okay nang magpalit na rin. So, yan siya. Razer Seiren X condenser streaming microphone. Yun, maganda pa is yung OBS and XSplit broadcaster. So, for my coaching kasi XSplit yung ginagamit ko for the streaming OBS since eto na yung mga pangarap kong equipment before. So maybe pagka may extra time ako, makabalik ako sa streaming. Shock resistant, I'm not sure kung shock resistant talaga kasi pagka nag-rage ako sa mga nilalaro ko, sinusuntok ko yung ano eh, yung table. So hopefully. Okay, so compare natin dun sa gamit ko ngayon. Okay, so ito yung gamit ko ngayon. Mukha lang siya malaki dahil meron siya netong foam for the noise resistance din to eh. Pero pagka tinanggal yan, it's almost the same size. Hindi kasi kita yung loob neto, pero I think same lang sila neto na may certain angle na pagka nakaganyan dito, medyo mahina yung magiging sound ninyo, pero pag nakaganyan, nakatutok sa inyo mismo. I'm not sure kung sensor ba yun, pero yun, yung sa mismong condenser mic, kung nakatutok sa inyo yun, yung vibration ng boses ninyo is mas malakas. So, yan pala siya. And yung adjustment, may mute button dito, volume is on the back as well. So, yan. I think ito yung nakaharap sa inyo habang nagsasalita. Then, yon. Yun ulit. Same lang. Yung letter ulit. And yung, mas malaki yung ano na ito. Yung manual. Then, yon. Medyo mabigat yung ano niya. Mount. Yan. So, hindi ko na kailangan ng boom arm for this mic. Medyo magaan siya. Compared dito. Ito, medyo magaan. Tapos, micro USB connection yung sa mic. Then, diretso siya sa USB type A. Alam. So that's it. Yun na yung ano sa mic niya. So once na naka-connect na siya, just need to screw this up. Medyo mababa siya pero pwede mo namang i-angle up. Okay, so I remember kung ano yung isang cons dito sa ano sa brand na to. Hindi nyo pwedeng ibahin yung angle since naka micro USB siya, hindi nyo pwede ibahin yung angle nung ano, nung cord. So isang direction lang siya. Ayan, which is dun sa right side. Meron din siyang 3.5 audio connector if you are using 3.5, pero yung headset ko kasi is naka USB rin. So, hindi ko yan kailangan. Siguro, dun sa speaker, pwede ko siyang i-direct dyan. So, that's
our product, Seiren X and Razer Kiyo, another additional sa aking Razer collection. Yan. Alright, so yan, proceed na tayo. Ang gagawin ko na ngayon is, itatry ko na siyang i-connect dun sa aking PC and let's see kung ano ba yung magiging performance niya. I think etong Razer Kiyo, siguro even the Seiren X meron siyang update, so mas okay nang i-connect na siya as soon as possible. Okay? So yan, since meron akong ganito, pwede kong i-connect yung aking webcam dito sa anong to. So, mas stable siya. Pero, pwede pa rin siya up and down. So yun, medyo awkward na yung positioning ng mic ko since dito ko na siya ilalagay. Unlike before na may boom arm. Pero I think pwede pa rin naman, pwede ko pa rin gamitin yung boom arm ko kaso medyo ano na yun, unstable na. So maybe for now, dito muna siya. Tapos pagka tumagal, yun. Or order na lang ako ng mas okay na boom arm para pwede ko ulit siya itutok na pag-ano. So yun, problem is yung cable management ko medyo magugulo na naman. Kasi nakaano na to dapat eh. Yun, wala na dapat akong anything na nandito sa part na to. Walang wires para pag naglalaro ko FPS is makakagalaw ng maigi yung kamay ko. Pero ngayon, ayan, magkakaroon ulit. So, hindi ko pa alam kung paano ko yung proper routing na gagawin ko. Pero, ayan, mukhang pwede ko naman siyang i-dikit lang dito malapit sa bandang keyboard. Ayan. So, hindi ko na ipapakita kung paano yung ano ko, yung cable management. Kasi, obviously, pagka nakita nyo ilalim, ayan. So, magulo rin yung cable management ko. So, yun. Ayusin ko na lang siya. Okay, guys. So, small update with regards with the Razer Seiren X. So, mali pala yung orientation ko kanina. Dapat pala yung mute and yung volume button is nakaharap sa inyo. So, dapat ganito siya. Okay, so almost ano lang naman, nag-iba lang is yung angle nung cord is medyo hindi na siya distracting dun sa mouse path ko kasi nandun na siya sa side ng keyboard. So mas okay siya compared dun sa naisip ko kanina na dito siya sa bandang right side. So dapat pala within the left side of your keyboard siya dadaan. So yun, medyo kita pa rin na may cord pero mas okay na siya compared dun sa path kanina. Properly connected na yung mga equipment natin, yung webcam and yung microphone. So, hintayin ko na lang mag-reboot yung PC para matest yung products natin if it's working perfectly. Okay, then tignan din natin kung may mga updates. Okay, so just a review pala ng netong previous na gamit ko, yung BM800. So, sobrang budget netong mic na to. Then, ang laking tulong niya, maganda siya gamitin for a condenser mic. Problem lang with this one is wala siyang active noise cancelling. So, what I did is bumili ako nito, Flextone GS3 ata yung model nito, para ito yung magsiserve as the active noise cancelling. Para ang focus lang niya is yung boses ko for the background noise, hindi siya masyadong maririnig. So yun, sobrang importante nun whenever you're teaching online or kung nag-online class kayo or anything na to do with Zoom, yun. Mas okay nang meron kayong active noise cancelling, especially pag nasa area kayo na yun, maraming background noise, like maraming dumadaang motor, may mga manok na tumitilaok, may mga asong tumatahol. Yun, sobrang helpful nito. I think nasa 200 pesos lang naman to. Malaking tulong na siya whenever you're doing online classes or kung ikaw man yung magtuturo. So, napakalaking tulong. Tama nga, nag-download or nag-update yung sa Razer natin. Hindi niya na-detect yung if it's functioning, ayan, naka-green siya. Pero pag naka-mute, going to be red. So yun. I think
I'm not sure kung ito ba dapat yung nasa likod or harap, siguro personal ano mo na lang preference, pero yon. For the webcam, yon. Okay, open ko lang yung XSplit ko dito sa PC and let's see kung ano yung magiging difference. Okay, so try na nating mag-record. Successfully, nakakonect naman na yung microphone and yung webcam natin. Ko lang sure kung bakit hindi na de-detect ng Razer Synapse yung ano natin. Okay, so let me try to record. So yan, recording na tayo dun din sa device. So ito yung itsura niya pagka nakapatay yung both of my ring light. So naka-turn off din yung sa Razer Kiyo na ring light plus yung ano ko, other ring light ko sa side. Okay? Then yan, ito yung voice ko pala when na ganito kalayo. So ayan, ganyan kalayo yung ano natin, yung device. Hindi ko lang sure kung nasasagap niya. So, eto, mamaya ipe-play through ko rin para lang malaman ko kung naririnig ba ako. With my normal voice, I'm not shouting. Eto talaga yung normal tone ko. Then, eto naman yung itsura niya whenever I open yung ring light ko. Okay, na hindi yung nasa ano ah, hindi yung nasa camera. Okay, so ayan siya. Okay, so medyo mas okay din siya. Medyo colder. Then, eto yung super orange talaga. So, ito yung medyo mix. Okay, so yun. Maganda yung voice. Bata pala is nagsisigaw sa baba. So, I'm not sure kung naririnig sila dun sa audio nung mic or kung nasasagap sila nung mic. Ayan lang pala yung mic. Nasa tapat ko lang siya. Okay? Then, turn off ko lang muna to. Yan. So, balik tayo dun sa nakapatay yung ring light. Open ko naman yun dito sa mismong camera. So yun, ang lakas nung ano, biglang nag-ibagay. So yan naman siya. Okay. So mas okay siya na andito lang yung lighting. Last is kung ano yung magiging itsura natin if pareho siyang naka-open. So yun, masyado nang maliwanag. Pero yun, I think mas okay to pagka tuturo ka and mas kitang-kita ka. Pero pagka ano naman, lang din. So yan, sobrang dali niya ma-adjust. Okay, so I guess that's it guys. So that's our review pagkagamit natin yung Razer Seiren X and yung Razer Kiyo. So ayan siya. So 2 Razer brands na additional sa ating collection. Again, mabibili nyo siya sa Data Blitz. So yan pala, nag-cross-reference ako most of the shops now, like yung Data Blitz, Game One, yun, mostly nagbinibenta nila tong device na to na nakapack sila as one or yung package nila. Almost the same price, so kung sa inyo na lang kung saan kayo bibili. So yun. Alright guys, so that's my review with the Razer Seiren X and the Razer Kiyo. So yun na yung gamit ko ngayon. So yan, and yung mic natin. So a little pros and cons. So for the pros, so as of now it's going to be a pro since it's a promo. So yon, yung amount or yung presyo niya is almost 1,000 pesos discount on each item. So yon, makakamenos ka ng 2,000 instead of paying 4,500 in each item. So nasa 3,000 plus na lang siya. So yon, malaking tulong yun or malaking discount yung makukuha natin. Then yon, for the price kasi, if ia-assess nyo yung 4,500 on each item, especially dun sa camera, may mas better options dun. Even with the mic itself, meron din tayong mabibili na mas mura or yeah, mas mura. Actually, upon checking yung habang ini-edit ko na yung video, and napansin ko na yung feedback, yung active noise or yung mga sigaw ng bata or yung mga ingay sa kalsada, mas rinig siya using the Razer Seiren X compared dun sa BM800 ko with the active noise cancellation device na binili ko separately. So yun, that's a con. And another con is yung sa Razer Seiren X is hindi siya na de-detect
nung Razer sign up. So for that issue, I think it's still ongoing. Nagbasa ako sa nag-research na ako. Yon, maraming nagko-complain na hindi talaga siya nababasa or hindi siya na-detect ng Razer Synapse yung Seiren X. So, it's still ongoing issue ever since 2019. So, 2022 ko na nabili tong device. So, up until now, hindi pa rin siya naayos. So, let's just wait for an update. Siguro, by the next update, mafi-fix na nila hopefully yung issue na yun. With the cameras, another pro is yung ano natin, yung ring lights. And also, for the tripod screw niya, malaking tulong din yun. Kasi pwede mong ilagay nga. Kasi if you are going to put it in your monitor, yon medyo malaking bezel siya or may maharangan siyang part ng monitor mo na siguro sa iba magiging distracting siya, pero sa iba is fine naman, okay? Actually, for the price itself, ang binabayaran lang natin dito is yung Razer brand. Pero if you're going to search, sobrang dami pang options na pwede dyan. Akin kasi gusto ko na in one brand lang most of my accessories like keyboard, mouse, mic, and yon yung webcam. Maybe next time yung ano na, ang bibiling ko na is yung Razer na headset. But for now, I'm still going to stick on this one since ito yung one of the best headphones then. Again guys, so that's my review sa Razer Seiren X and Razer Kiyo for fitness, bike adventures, and also some of my traveling vlogs and additional na tong tech reviews natin. Please don't forget to like and subscribe. So again, this is Ka of All Trades and I'll see you on the next one.